Kayong mga nasa Pilipinas, kahit konting ano lang, magpasalamat kayo sa truck driver. Magpasalamat kayo. Yung bang tumigil ang truck driver dyan, hey, thank you so much. Yung ganun. Dahil, yun nga sinasabi ko kanina, na kung wala yung mga truck driver na yun, hindi nagpapakapuyat, hindi nagpapakahirap na pumila dyan sa port, wala kayong kakainin dyan sa Pilipinas. Pala natin today si Sir Mark, siya po yung founder and admin ng World of Trucks and creator na Pinoy Trucker. Na importante pala ang mga truckers din sa ating industriya. Yung importance ng trucking ng mga truckers dito sa ating food industry. Okay, so ganito yun. Yung mga gamit mo, yung headset mo, yung mga gamit mo dyan sa bahay, yung pang-araw-araw natin na sa kusina, no, yung mga pagkain, lahat yan kinakarga ng truck driver. Okay, galing dun sa factory, hindi naman yan pagkagawa dun sa factory, gumagapang yan papunta sa SM, sa Robinson. Pinagpuyatan yan ng mga truck driver dyan sa port. Example, kung galing sa China, pagdating ng barko, hindi naman gagapang yung container papunta sa SM, di ba? Kukunin niya ng truck driver. Ganun kahalaga ng truck driver. Hindi naman yung taxi driver ang kukuha niyan. Hindi naman ang jeep driver ang kukuha niyan. Kundi yung talagang may alam sa malalaking truck. Kaya napakahalaga ng bawat bansa ang isang truck driver. Di ba? Kagaya ng Canada at saka Amerika. Kung ang Amerika mag-stop na sila, wala ng truck driver, gutom sila. Ang Canada, kung wala na rin mga truck driver, gutom kami dito. Sinong saan kami kukuha ng fuel? So napakahalaga ng truck driver sa ating bansa. Kaya nga tinatawag na World of Trucks. Another question po, sir, no. Di ba po mayroong pagkakaiba yung ano eh, yung status ba ng mga trailer truck driver? So bakit po kaya syempre yung parang yung status ng trailer truck driver dito sa Pinas, parang magkakaiba siya. Ano po ba yung pagkakaiba ng trailer truck driver sa Pinas, sa Middle East, sa Europe, tsaka US and Canada? Alam niyo, maganda 'yan. Kasi yung sa Pilipinas kasi napakadali kumuha ng lisensya. No? Kulang sa training. Kulang talaga sa training. Tapos diyan sa Pilipinas, unahin ko muna sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang mga truck driver hindi nila pinapahalagan yung lisensya nila. O, truck driver ako, okay, makapag-drive ako ng truck. Pag naka-disgrasya, wala naman siyang penalty. Hindi ka naman, basta magkaiba. Ah, mag-jump off ako dito sa Canada. Okay, yung pagkuha namin ng lisensya dito, pahirapan. Kaya pinapahalaga namin yung aming class 1. Kasi pag once naka-disgrasya kami, mag-aapekto yan sa aming insurance, sa aming babayaran, tsaka pahirapan na rin yung pag-apply ng trabaho. Pag once na na-fire out ka doon sa company dahil nag-jackknife ka, naka-disgrasya ka, mag-apply ka sa ibang company, ahanapan ka nila ng abstract, driver's abstract. So makikita doon, oh, may previous ka pala na aksidente. So, hindi ka matatanggap, no? Kaya dito, yung mga truck driver talagang nag-iingat, saka kumpleto yung training. Bago mo makuha yung class 1, 6 na linggo yung training. At saka hindi ganoon kamura ang lisensya. $9,000, almost $10,000. Siguro nasa Pilipinas siguro mga 300,000 pesos. Sa atin, from helper to driver, napakadali kumuha ng license. Kaso nga lang, kulang lang talaga sa training. Kulang lang sa training. Ako hindi ako nag-drive sa Pilipinas kasi nga sa Pilipinas dati akong militare. Nag-start ako ng Saudi Arabia. Akala ko yun na yun. Okay, truck driver ako. Pero nag-gain ako ng 6 na taon na experience kasi may balak akong pumunta ng Europe. Pagdating sa Europe, doon ko natutunan yung mga proper na mga signs sa highway, no? May mga signs na doon ko nalaman yung mga proper. So, sa Saudi Arabia, ginawa ko lang siyang training ground na mag-atras, abante, mga minor, mga defects sa truck. Pero pagdating ko sa Europe, sabi ko ito yung medyo nahasa na yung utak ko sa pagiging isang truck driver. Tapos sinundan pa ng Canada, dito talagang hasang-hasa ka na, no? Hasang-hasa ka na talagang, iwan ko pa, pag dumadaan nga yung mga kotse, natingin na lang sa inyo yung mga kotse sa truck, eh. Talagang humahanga sa truck driver dahil hindi ganun kadali kumuha ng class 1 dito. Mahirap. Yun.
Yun kasi, sir, di ba, na since na-experience ko rin naman din yung buhay natin nasa tracker din dito sa Pilipinas. So naranasan din natin dito yung ano, yung may mga tukot-tukot ba. Minsan tatlong araw kami dun sa magdi-discharge lang kami, hindi pa namin ma-discharge yung buhangin dito sa Taguig. Tapos sir, eto ngayon sir, no, experience din kasi natin dito sa Pilipinas, no, lalo na yun dito lahat, yung mga dumadaan ng C5. Grabe yan, napakahaba niyan sir. Tapos minsan inaabot ng truck van. Minsan kawawa yung mga driver din natin. Bigla na lang, siyempre dahil sa traffic, hindi naman makakalusot agad. Nahuhuli eh, dahil sasabihin, inaabot ng cut-off. Huhulihin sila, so kawawa din yung mga driver. Diyan po ba sir sa mga Europe-Canadian, nararanasan din po ba natin yung mga ganyan? Sa Europe, walang truck ban. Sa Canada, Amerika, walang truck ban. Hindi nila pwedeng itigil ang truck. Dahil yung mga truck drivers dito, meron kaming 13 hours driving, no? Pag itinigil mo, kung merong example gagaya sa Pilipinas, itinigil mo kami ng 5 hours, patay na yung aming delivery, no? Hindi siya pwedeng itenga sa kalsada. Example, pag may na-disgrasya or may nag-jackknife, siguro mga 2 oras na pinakamatagal. Kasi kailangan nilang buksan ang kalsada para makalusot yung mga truck driver at makapag-deliver sa mga supermarket. Hindi pwedeng itigil ang truck dito. Nasa South Korea na tapos na yung mga contract nila sir, may mga kasama rin ako na natapos na. So nandito na sila sa Pinas. Ngayon, medyo tumitingin sila sa about Canadian naman. So sabi nila, why not kaya subukan natin. So sir, ano po ba yung about sa mga permanent residency? Na pwede natin i-guide sila na matutunan nila yung about dito. Ano ba mga experience na doon? Kasi sa amin po sir, sa South Korea, pag sinabing factory worker, is actually all around na yun eh. Katulad namin, nasa factory, kumakarga rin kami ng mga heavy equipment, crane, ganyan, humahawak din kami ng mga forklift. Okay. So meron akong ibigay sa inyo, Hana, isang... Siguro hanapin mo na lang din, no? Ang pangalan niya ay Morden Manitoba. Morden Manitoba. Hanapin niyo ang Morden Provincial Nominee Program. Kasi yung Morden, nangangailangan ngayon ng napakaraming immigrant. Ngayon, yung Morden na yan, marami ng mga Pilipino na galing Saudi Arabia. Doon, hindi mo kailangan ng sponsor. Hindi mo kailangan ng kaibigan, hindi mo kailangan ng kamag-anak doon. Pupunta ka sa Morden, mag-apply ka through online, hindi ka nang dadaan ng agency, direct ka sa government. Ngayon, pag na-choose ka nila, imbitahan ka sa Morden dito sa Canada, siguro from Winnipeg, mga 1.5 hour lang yung biyahe. Pupunta ka ng Canada, dyan sa Morden, ang tawag doon ay exploratory visit. So titingnan mo ang Morden, kung okay sa'yo, kung kasamang pamilya, okay ba sa'yo yung city na yon. Then kung agree ka, tapos qualified ka dun sa yung skill mo, pasok sa hinahanap nila, mismo yung government yung maghahanap, tutulong sa'yo para makarating ka sa Canada at para maging PR ka, maging permanent resident ka. Kung ano yung mga benepisyong nakuha ng mga citizen dito, ganun din sa permanent resident. Hanapin mo dyan. Hanapin mo yung Morden Manitoba, ilagay mo sa link mo. Ayun, oh, sige sir, ano natin yan. Tapos sir, ganito, no? So yung mga mag-aspire pala natin katulad dito sa Pilipinas, ano, kasi syempre yung iba nating kababayan sasabihin, kumbaga parang yung pangarap nila na kumbaga parang napipigilan dahil iniisip nila high school graduate lang naman ako eh, kumbaga. Pero yung experience nila talagang solid na sir, dahil matataas na yung mga experience nila sa truck driver din, sa trailer truck driver. Kumbaga, yeah, sila po ba mayroon din pagkakataon din para sa mga ganyan? Yeah, pag meron kang kagaya niyan na high school graduate lang, no? Yung iba nga hindi nakagraduate ng high school. Yung mga dumating dito ng mga Pilipino sa Steinbach, ng mga kaibigan namin, yung iba doon hindi nakagraduate ng high school. Pero ang sabi namin, yung hinahanap ng Canadian ay yung experience mo, hindi yung pag-aaral mo. Basta maipasa mo lang yung IELTS, makakuha ka ng magandang score sa IELTS, tapos yung experience mo, yung 5 years, kung 10 years ka na nag-drive ng truck, pasok na pasok ka sa inahanap ng Canadian yun na truck driver dito sa Canada. So,
kung high school graduate ka lang, walang problema yun. Basta solid yung experience mo sa pagdadrive ng truck and trailer. Hindi yung 10-wheeler, ha? Truck and trailer yung combination. Pwede yun. Ask lang natin si Merkan. Basta maganda yung score mo ng IELTS, tsaga ka lang, makakapasok ka dito. Kasi maraming ang mga kasamahan ko ng mga high school graduate lang din. Pero ngayon, mag-PR na sila. Ayun, ayos. Ayos pala. So, ayun. So, yung about sa ano naman pala, sir, no? So, for example, yung ating mga kababayan din. Yung status natin, meron din kasi akong medyo nakikita rin na nangyayari, mga trailer truck driver din sila sa Europe. Bakit kaya, sir, na ano, yung parang meron sila parang complaint sa mga sahod? Parang hindi yata nagmamatch dun sa contract nila. Parang ganun. Yeah, karamihan yan. Pag, kahit ako, nung nag-Europe ako, ganun din. Pero alam mo, nung pumunta ako ng Europe, sa akin lang, ano, hindi man tayo pare-pares ng view sa ating pagkatao. Ang sa akin lang, pupunta ako ng Europe kasi kailangan ko ng experience. Basta sahuran mo ako, kahit konti, mabawasan yung, kung hindi mo sinunod yung kontrata, basta may sahod lang ako kasi kailangan ko lang yung experience. Kasi after ng Europe, makakuha lang ako ng winter driving experience, lilipad ako ng Canada. So yun ang naging ano ko. Para sa akin, yun ang sabi ko, okay lang. As long may maipadala ako sa aking pamilya, basta ang experience yung pinakamahalaga sa akin. Makadalwa, tatlong taon ka doon, malaking bagay yun, malaking points yun pagpapasok ka ng Canada. Pero yun nga lang, yung sabi mo nga na bakit hindi sinusunod ng kontrata ng mga ibang Pilipino, naranasan ko nga yan doon. Kahit yung mga kasamahan ko nga na yung na-interview doon sa news sa Europe, eh ganun talaga, mga kumpanya eh. Kasi dayuhan tayo eh. Pero yun nga, yeah, yung advice ko doon sa mga Pilipino truck driver sa Europe, kumuha kayo ng experience, then pagbuo na yung experience nyo, pwede kayong lumipad from Europe to Canada. Ginawa na yan ng mga kasama ko nandyan sa Montreal ngayon. Nga, kaso lang, pera ang kailangan. Pero yung pera, madali lang yan. Ibenta mo muna yung mga kambing mo, mga baboy mo dyan. No? Pagdating mo dito, triple yung kikitain mo dito as truck driver. Ayun. Maganda. Yun pala. Yung mga sa mga viewers natin, yun. Yung mga opportunities natin. Saka doon sa ating mga nakasama din natin sa hanap buhay. Na i-share din natin po sa kanila itong ating mga topics na napag-aralan. So, ayun po sir, napaka-importante po ng oras. Salamat po na paulakan din tayo. Saka, ayun po. So, doon po sa mga viewers natin. So, kay Sir Mark, sir, baka meron po tayong mga pwedeng i-share din sa ating mga viewers. Tsaga lang, no? Yung ano kasi, yung buhay natin, tsaga lang. Tapos pag nangarap tayo, wag lang yung nangangarap ka lang na nakaupo lahod dito, nangangarap ka na pupunta ako ng Canada. Pero wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman nag-a-apply, hindi ka nag-asikaso ng papel mo. Pag nangangarap tayo, sabayan natin ang gawa. Okay? Magpursige tayo, kailangan yung pangarap, maabot mo yun. Kagaya ko noon, nangangarap lang din ako, ay pupunta ako ng Canada someday soon. Pero hindi ako tumitigil. Sabi ko, basta makakarating ako dyan. So ngayon, nakarating nga kami dito sa Canada. Nandito na. Basta pag pangarap, huwag ka lang umupo dyan sa gilid. Gumawa ka. Sa Bisaya pa. Ako, Bisaya ako. Lihok tao kay Tabangan Daga. Gumawa ka. At tutulungan kita. So yun po guys. World of Trucks, Pinoy Truckers. So subaybayan po natin. So marami po tayong matutunan dito. So for more info, so yun po, follow po tayo sa ating page and YouTube channel ni Sir Mark.